So nag-meet tayo, alam naman ang iba na to, 'di ba? Nag-meet tayo 2013. Nasa ibang istasyon ka, nasa ibang istasyon ako. For sure marami naman din nakakaalam ng kwento na to, 'di ba? So nung nag-meet tayo noon, 'yun yung unang-unang pagkikita natin. Pero may idea ako sa iyo, may idea ka din sa akin. Tama? 'Di ba? Kasi sabi mo Kara Lambingera na papakinggan mo. Oh, wag kang ano, nakinig ka, sabi mo, nakinig ka. 'Di ba? Nakikinig ka sa akin before. Bakit? Unang tanong, ba't kinakikinig? Hindi, I think I have... O nadadaanan mo lang talaga. I chanced upon you several times. Kasi, di ba, after ng show ko, madaling araw, uwi ako, nakaradyo ako. Ah, kasi noong time na yun, nagisimula naman ako. Time slot mo yun, madaling araw. Oo, nagisimula ako noon dahil, syempre, pagbago kang DJ, dadaanan. Alam ko lang, ang ganda ng boses mo sa radyo noon. Talaga? Pero hindi ko alam anong pangalan mo. Ah, okay. Napag-connect ko na lang nung magkakilala tayo. Okay. So, nung nagkita tayo ng 2013, kilala mo na ako noon. Alam mo na ako yun. Alam ko na kasi, naalala ko dati yung tagline ng AI. Na? Diba yung, ambot? Tsaka yung maang mahiwag. Ambot sa kambing. Yung mga yung tagline dati. Oh. Okay. Ambot sa ano? Kambing na may bangs. Oo, dati yung mga yun eh. Oo. So, may idea ka na noon. Ako din na may idea ko sa'yo. Pero, ako kasi sa'yo talaga, alam na din to ng iba na ang nakikinig talaga sa'yo yung best friend ko, si Almira. Hmm. Tapos, tinry kong pakinggan ka sa radyo. Sabi ko, sino ba to? Lagi pinag-uusapan ganyan. So, pinakinggan kita. Hmm. Pero, hindi ako sobrang fan na fan talaga. Kasi, hindi naman ako mahilig sa radyo din noon. Ibang istasyon pinapakinggan ko noon eh. Home radio. Ganon. So, nag-meet tayo noong 2013. Pinapakinggan mo kasi naluloko mo yun, di ba? Oo, tumatawag ako. So, noong 2013, nag-meet tayo. Tapos, sabi mo nga, hindi ko alam. Ano ko sasabihin? Parang, paano ko ba i-explain? Tumitingin ka sa akin nun, di ba? Umamin ka na kasi, podcast naman to. Di ba tumitingin ka nun? 2013. Saan tayo nun? Nasa Resorts World, ano ba? O di ba tumitingin ka sa akin nun? Kasi akala mo ako si Angelicopter. Oh. So yun lang pala yun. Hindi naman. Siyempre, normal naman siguro na... Kasi I remember during that time, may billboard si Angelicopter sa podium. Malaki. Mm. So makita kita, I was thinking, siya ba? Hindi. Ganun. So nung hindi, na-realize mo lang ako yun? Hindi, parang ano, few seconds lang naman yun. Ah, okay. May naramdaman kang spark nun. Yung totoo ah. Hindi ko lang kung yung spark totoo. Yun or what, but I was waiting for an eye contact. At hindi ako tumingin. Mm-hmm. Tapos nagpapapicture sa akin lahat. Talaga? Lahat nagpapapicture sa akin, tapos ikaw. Hindi ko alam, hindi talaga kasi ako nalilis. Tapos nag-joke-joke ang kayo ng mga kasama mo. Tapos sabi ko, pangit naman ang joke mo. Corny, hindi ganun. Hindi naman nakakatawa, tapos tawa silang tawa. Wow, yabang mo naman. May ingay kaya kayo. Kasi masaya kami, kaya kayo maingay. Tapos so, silang tawa, wala nakakatawa. Wow. So ako naman, hindi kasi ako mahilig talaga sa celebrity and hindi naman ako... Hindi naman talaga ako fan mo at in the first place. So kaya siguro wala akong pakialam, you know. And pangalawa, nung napansin na kita sa pila, doon kita napansin sa pila. Nakapila ka, ngiti-ngiti kang gano'n, nakaganon ka. Tapos, ito talaga yung natandaan ko eh. Nung nakita kita, nakita ko kasing wedding ring mo doon talaga. Sabi ko, ah, kasal siya. Okay, huwag titingin. Ganon! Yun talaga yun. So, okay, wall. May wall na kasi agad ako pag gano'n. So yun, so after that, after 2013, so lumipas na ibang mga tao, nagkita ulit tayo 2015. Nasa yes ako, nasa love ka. Ano yung unang-una mong na-feel nung nagkita tayo? Wala kasi katrabaho na kita eh. Wala, so wala. Araw-araw na kita makikita, parang ganun. Tsaka siyempre, panggabi ka nun eh. Tsaka nung time na yun. Panggabi ka din eh. Hindi, nung time na yun, siyempre, I was sad sa pagkawala ni Kiko, tapos kayo pumalit. So, mixed emotions ako noon. Nagkasalanan. So, iniasa, magaling kaya to? Ah, may ganun kang ano? Magaling yung ano eh, pinalitan nila. Parang ganun. At iba, pero iba lang kasi yung atake nyo eh. Iba kay Kiko. Okay. Nung time na yon, 5 years ka sa isang relasyon, tapos 5 years din ako. Parehong-pareho tayo ng kapalaran. And then, nung time na yon, single na ako, tapos single ka din. Wala nakakaalam na single ako noon eh. Oh, wala nakakaalam kasi hindi actually, ka makwento sa love life ko. Hindi naman hindi ako makwento ako, pero noong time na yon, matagal na akong matagal na akong hiwalay. Pero hindi ko kunento kahit kanino. Oo. Kasi, so wala nakakaalam. Kasi may stigma eh. Kaya tuloy ako nagbabash. May stigma. May stigma during that time kasi
tawag nito, nagpapayo kasi ako eh, tapos may oh, failed. Tama naman, may iningatan ka. Oh, may failed ako na relasyon, parang, oh, payo-payo ka. Parang ganun nun eh. Oh. So, kumbaga, I, it was a conscious decision to keep quiet about it. Mm. Diba? So, nung time na yun, edi, syempre, diba, single ka, single ako, pero syempre, technically, hindi, kasi hindi ka naman talaga annulled pa, diba? Nung time na yun na, diba, na magkasabay tayo sa gabi, nag-aaya-aya ka sa lahat ng mga dinner, kain-kain. Ito gusto ko itanong to sa'yo. Kaya mo ba ginagawa yung kasi parang naging rebound ba ako, ganyan? Hindi. Na gusto mo lang maging happy, may makasama, ganyan. Hindi. Kasi kung hindi kita mayaya, marami akong yaya yung iba eh. Ang dami kong tropa nakakain sa Solaire, ganun. Natatawa ako sa inyo kasi, hindi ko makakalimutan to. Ano? Hindi ko talaga makakalimutan to. No. There was one time, niyaya ko kayo, kakain tayo. Oh. Tapos niyayin niyo akong kumain sa Makapagal. Oh. Nandun sa Makapagal sa kainan ng mga taxi driver. Huh? Kasi may mami doon, parang ganun mura. Parang ganun. Oh. Tapos ako ang idea ko, Solaire. Sabi ko, doon ba sila kakain ngayon? Kasi medyo ano ako noon eh, medyo siyempre, iba, ay, hindi naman sa hindi ako mayaman na, pero dahil ano hindi ko maalala yun, totoo ba? Okay, doon tayo sa Malati, meron din yung ano, yung dirty mami ganun. Tapos? Tatawa, kaya hindi tayo natuloy tayo mga once or twice eh, kasama na si Lloyd eh. Talaga ba? Sumama ka? I think once or twice lang. Pero hindi ko na maalala yun. Pero ano eh, sumunod lang yata ako or what. I just joined in, nandun na kaya, parang ganun. Pero ano yun, kumbaga, it was a restaurant somewhere along, in the vicinity lang. Pero hindi sa Lear, hindi. It was never in sa Lear. Okay. 2015 ba yun, 2016? Hindi, 2016. I'm not good with years. And I don't 2016 remember. Na yun. Birthday nga ng anak ko, I had to, alam ko July 10 siya, pero anong taon siya binanak, di ko alam. Basta na lumalabas-labas na tayo, parang late 2016 na yun. Oh, kasi 2015, hindi naman tayo nag-uusap dahil magkaiba tayo ng istasyon eh. Nag-start lang naman tayo nung, di ba? Di ba, yeah, naalala mo nung papunta na ako sa Love Radio. So, ayun. 2016, 2017, 2018, ang dami na natin pinagdaanan. Looking back, pagbabalikan natin yung noon, ano yung nami-miss mo? Wala naman gaano kasi nagagawa ko pa rin naman yung nagagawa. Okay. Well, unless not something in particular, I think wala naman regress eh. The way we treat each other. Same more, pa din? Hindi. Not parang same. Hindi. More on progress than regress. Okay. Siguro ang mas na-miss ko lang ikaw, yung ano. Kasi ikaw managbago ka eh. Ano? You have matured overnight eh. Mm. Dati kasi you were outgoing, fun, and carefree. Hindi careless ah, carefree. At ikaw yung ano, hindi ganun before. Oo. Ngayon, parang ano ka na, you are caught up with growing older. Oo. Oh. Yes, you're caught up with mature stuff, mm-hmm. Di ba? I miss the conversations we had dati. Yung mga, ano, yung mga aimless conversation, no? we just talk, na wala tayong iniisip na kahit ano. Di ba? Nag-ukwentuhan lang tayo na, wala tayong iniisip na, oh, ano, dapat ganito. Walang ganitong klaseng problema ngayon. Uh-oh. Kasi before, puro chikahan lang talaga at pag nag-uusap tayo madaling araw, di ba, nagkakantahan. But na-miss ko, but in a sense, I accept that, you know, it is part of life na papunta talaga sa maturity ang lahat ng bagay. Mm-hmm. So, 2016, nag-start yung Carjack talaga kasi nag-guest lang ako sa'yo, di ba, naalala mo. Ginest mo lang ako kasi lumipat ako hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya every Friday. Diba? Yeah. Tapos unti-unti nagkaroon ng fans. Pero kahit nagkakaroon ng fans ng Carjack, meron din namang mga against it. At feeling ko yun talaga yung start nung struggle sa ating dalawa, sa Carjack. Kasi nung time na yun, medyo, siguro dahil hindi pa nila tanggap na may makakasama kang partner, and pangalawa, hindi rin siguro nila tanggap na parang may love team, eh, may asawa yan, ganyan. So, nung time na yun, parang talagang... Kasi hindi nila alam eh. Hindi nila alam na... Ako'y nababash na... I've been away sa relasyon na yan for a while. Oh. Kasi, alam mo, bilang respeto rin dun sa ex ko, yes. hindi ko para ibulgar. Kasi, mm-hmm. Diba, that marriage was so public. Diba, not only the people knew that knew me was affected, even the people that knew her. So, hindi ko para ilabas siya in public. I was waiting na maramdaman na lang ng tao. Malaman na lang. Kaso, hindi naman naramdaman. So, naramdaman nila yon nung nagka-carjack. Ha? Wala na ba sila parang ganun? Pero parang ang effect nun, parang ako yung ano, ako yung tinamaan doon. Na parang, ako yung reason, ha? Wala akong alam sa nangyari sa kanila. Kasi, nung time na yon talagang magkaiba yung mundo din natin. So, ayun, yung pinaka-struggle talaga nung nagsisimula yung
nag-carjack. At actually, talagang sobrang iniyakan ko yun. Alam mo naman yan nung time na yun. And sabi ko, bakit ganun? Bakit parang hirap-hirap? And then eventually, 2017, 2018, nawala ka naman sa Love Radio. Ako yung naiwan at nakapartner ko naman si Lloyd. So, andito ka naman sa Energy. Yes. Tama, nasa Energy ka na nun. May, nung kami na yung nagka-partner ni Lloyd, may naramdaman ka bang konting selos or something na... No, I was thankful na siya yung partner mo. Kasi pero, you were paired up with a friend. In a professional way, may na-feel ka ba? Ay, hindi. Wala. Kasi bago ka pa napunta sa time slot na yun, may nauna na eh. Si Christine siya kasi Tanya eh. Hindi, I mean... So, kumbaga, yung process of accepting na hindi na akin yung time slot, tapos na. Hindi, I mean yung dun sa tandem. And then, because it was Lloyd. It has a lot to do with Lloyd. Mm-hmm. I feeling ko may strategic din na si Lloyd na nilagay dun eh. Mm-hmm. Hindi mababash eh. Oh. Kasi may fanbase ako. Okay, so wala, kumbaga happy ka naman for me na kami yung mag-partner. Yes, diba? I remember, in-invite ko pa nga kayo nila doon kumain eh. Mm-mm. Diba? Sa Big Bang. Mm-mm. Oo. Malungkot ako na I made a decision. Mm-hmm. But I made a decision. And, contento ako na of all the people to be paired up with you. Mm-hmm. Siyempre, iniisip ko nun, Karjak, diba? Tapos, chicks ka. Kung pinagmay ka sa lalaki. Diba? There's diba, wala ka namang, diba? Parang ganun eh, parang, yun yung iniisip ko nun eh, at least si Lloyd, parang ganun. Uh-oh. Ego na lalaki. So wala ka na feel na anything? Wala, love ko yun si Lloyd eh. Pero ang hirap din nun ah, kasi nung pinalitan namin yung time slot mo, syempre, di namin alam gagawin namin, kasi syempre, hello, Papa Jack yan, ganyan. Kaya humingi ako ng tulong ng kay Lloyd, sabi ko, tiyan, ano magagawin natin? So, ang ginawa namin, ibang path yung ginawa namin. Social media kami. Kasi yun yung kaya naming madaling gawin eh. So, yung mga may mga colors, may mga, yung, hindi ko alam kung alam mo yun, di ba? Yung may mga colors kami, nagko-costume kami, yeah, iba't ibang. Friday na. Oh, every Friday. Tapos tumatawag kami para, kumbaga para may ano, may, tawag dito? Different flavor. Oo, may kakaiba na hindi ka namin gagayahin. So, nakikinig ka din ba nun sa amin? No. Tanong ko. Kahit minsan, hindi. Grabe naman. Oh, nanonood sa mga na-upload na dating videos. Nadadaanan siguro. Hindi talaga ako mahilig sa ganun eh. Talaga? Hindi talaga. So, never mo kami napakinggan? Siguro. Never mo kaming ano? No, baka sabihin po ako na ako. Siguro napakinggan, but not in the intention of trying to assess whether it was good or not. Ah, yeah. So you don't mind? Parang ganun. Parang ganun. Ikaw naman yun, hindi para kalabang kita. Oo, so wala lang yun. Pero may mga nadaanan ka rin ng mga videos namin noon. Oo, marami. Diba? Lalo yung mga naka-costume kayo. Alam ko Friday yun, di ba? Sina, alam ko eh. Kasi siyempre may mga fans doon na di ba dati na, ano, na tawag nito na ipapadala rin sa akin. Ah, talaga? Mm-hmm. Meron din? Kaya lang ako, hindi ako naka-apekto kasi I knew back then I am not a social media guy. Okay. It's not within may realm, di ba, of competition para ma-apektuhan. Okay, may tanong ako, pero magagalit ah. nung time, naalala ko lang kasi sa mga trending videos, ang unang-unang video na nag-trending sa amin is yung tumawag yung ex ko. Mm. Nag-serious ka ba nun? Nagalit ako na nalaman ko siya after 3 months. Bakit? Alam mo yun noon! No, hindi mo siya alam noon? Eh, kalat na kalat yun? No, 3 months later ko siya nalaman. Totoo ba? Alam ko yun, kasi pinuntahan ka pa niya. So ibig sabihin ng time na yun, hindi wala nag-send sa'yo, hindi mo alam? I didn't mind, hindi talaga. Alam mo, that's the difference between the two of us eh. Because the difference between the two of us is that I can read comments and just be in the moment of being affected. Hindi ko siya dala pag alis ko ng upuan ko. Okay. I drop it. So hindi selos yung na-feel mo? Galit? I feel betrayed. Bakit? Diba? Bakit naman? I think if it's... Eh, program lang naman. I think if the tables were turned, you would have asked me to tell you right away. Mm. But it took people to tell me. Ah, so gusto mo na parang nakwento ko dapat sa'yo. Hindi ko ba nakwento sa'yo? No. Ah, talaga? It was, So, sana ako na rin noong una nag... Yeah, courtesy yung tawag dun eh. Diba? It's, okay. It's called courtesy. Pakumalma ka, natatakot na ako. Diba? Okay. So, no follow-up questions. Okay na yan. Hanggang doon na lang yun, di ba? 2018, 2019, magkasama na ulit tayo sa Energy FM. Napunta na ako dito sa Energy FM. So, ang dami na natin pinagdaanan together. Nag-concert na tayo. May mga trending vlogs tayo. Yung every Friday natin, ang daming views lagi. So, sa dami na pinagdaanan natin,
thankful ka ba na until now, kasi ilang years ng Carjack? Sobrang six years na ba? Mga ganun, yes. Oo. Thankful ka ba na, syempre, papadyak ka naman. But you remember, 6 years ago when, ano, when I told you before, I said goodbye sa kabila. Mm-mm. One day, ha, when nakasabay kita sa ulap, pasukob sa payong mo. Totoo! At maraming fans na nag-ano, it came true. It came true, di ba? We still work together. Hmm. Sinabi ko yun sa'yo. Totoo talaga yun, oh. Nangyayari. Manifesting. Kasi nag-concentrate naman ako nung nawala naman ako sa Love Radio. Nag-concentrate talaga ako sa social media. Doon ko siya pinagyabong talaga yung career ko. Nag-vlog ako. Ito ka kasi magaling. Paano. Oo. Kaya nung time na yun, naiko naman yun dito sa Energy. Hindi ko naman alam kung saan ako lilipat. Ako naman yung pumunta dito, di ba, sa Energy. Ano sa tingin mo yung difference ng Carjack noon sa Carjack ngayon? I think mas matured na tayo ngayon. Diba? We're still two different individuals. Mm-hmm. Diba? Ang maganda sa atin kasi sa Carjack is that even when we're not together, we have our own things. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. I am my identity on my own. Mm-hmm. You are your own identity. Diba? At meron din tayo together. Yes. So, kumbaga, hindi natin utang sa Carjack kung ano man yung meron tayo. Mm-hmm. Diba? Yes. Oh. Diba? Because you're Kara already before Carjack. Yeah. Akala ko sa Carjack fans eh. Hindi. Sa papanutan natin. Hindi natin utang sa love team natin yung meron tayo. But it works wonders lang talaga and magic na pag magkasama tayo. I don't know. I don't know what people see sa atin. Kasi ako man, pag magkasama tayo, we don't do anything special naman eh. Mm-mm. Diba? We just be ourselves eh. Pero when I get home and watch us, kahit ako kinikilig eh. Kung anong masasabi mo dun sa mga fans na nagsasabi na ang tagal-tagal na namin naghihintay, kailan ba yung tamang panahon? Kasi 6 years na yung Carjack eh. Siguro naman aware ka din na iba yung spike natin noon compared ngayon. Siyempre may mga nawawala din, lumipad, ganyan. Hindi na tayo kasing lakas nung before. And so are many things. Oo. And may mga iba na nagsasabi na, kaya ako nawala sa Carjack kasi wala naman patutunguhan yan. O kaya naman, kaya umalis na ako dyan kasi hanggang ngayon parang wala pa rin naman yung tamang panahon. Anong masasabi mo doon? Well, una-una sa lahat, ito ha, sa mga nagsasabi po niyan. Sa mga nakasuporta, thank you very much. Uh-huh. With all of our hearts. Pero sa mga, yung mga doubtful of, you have to remember that we did not, me and Kara did not sit down one day and said, mag-love team kaya tayo. Unexpected. Pakiligin kaya natin sila. Mm-hmm. Wala kaming ginawang ganun. Diba? If anything, kayo man nagpangalan ng Carjack sa amin. Eh. Hindi nga kami. Mm-hmm. Diba? Kung baga, yung pinatunguhan ng Carjack, it was mostly dictated by the people who supported and loved us in this journey, di ba? Pero yung mga nagsabi na tamang panahon, because you know what, para alaman na lahat, sa bansang ito, mga panggana, things work differently. And I should know that for one, because I'm a part of, kumbaga, of the system that I have to submit myself into, nasa Pilipinas, no? So, I have been separated for, well, physically separated, for like tagal na, no? Papawalong taon yata. Hindi ko mabilang eh, malami. But it took me, pitong taon yata. Pitong taon, mga ganun. It took me 5 years to file legally. Kasi of all the lawyers I talked to, that was the advice. Mm-hmm. Diba? Kasi personality ka, magtantay ka na 5 taon bago ka mag-file. Diba? Kaya ako, ang hirap akong pag-usapan to kasi I know it hurts people. Diba? It puts you in a tight spot, in a peculiar position. So, parang pag may nagsabi ng ganyan, tahimik lang ako. Sa podcast naman ito. Diba? Di, bear all na lang tayo, diba? So, kung bibilangin mo from the moment I filed, diba? Kailan lang naman talaga yan. Diba? And I'm doing things na hindi ko na kailangan i-public pa. Because, you know, filing an annulment is a case. And you cannot talk about that in public. Hindi, siguro meron din kasi iba nagsasabi na parang wala namang patutunguhan kasi wala naman talagang plano yan si Papa Jackson kay Gandang Kara. So, minsan yung mga nababasa rin ng comments. And it hurts me, of course, inaamin ko na humanap ka ng lalaking ano talaga sa'yo, yung paninindigan ka, lalaking ikaw yung aanohin. Yung minsan yung mga ganun comments kasi wala namang plano yan si Papa Jackson. So, how do you react sa mga ganun? Ano nafe-feel mo? And you should, if you believe them, you should. Diba? Hindi, kung ikaw yung tatanong yun. Hindi, yun na akin. If you believe that, diba, I'm not worth a future, a good future with, you should find a guy who would
take care of you the way you should be taken care of, di ba? And if you think it's me, di ba? And if there's a right moment and right time for us, when everything's been said and done, di ba? The side of me that has to be fixed, it's over, di ba? Then we'll do it together. Yun yung akin eh, di ba? Iba na kasi yun eh, hindi mo na siya para iasa pa sa mga fans natin o sa mga supporters natin. It is something na tayong dalawa na mag-uusap. And I'm grateful that these people who supported and trusted us led us to where we possibly can go. Mm-hmm. I'm really vague sa part na yan. Napaka-vague ko lagi pag yan ang pinag-uusapan. Paano kung halimbawa, syempre, ang cards na ilang years na siya, what if, halimbawa, sa hinabahaba ng nilakbay natin, ang ending pala eh, walang nakapaghintay sa atin ng tamang panahon. Parang hindi pala tayo... Ikaw yun! Ako yun? Ba't ako agad? So, pag ganun ako yun? Ako steady ako dito eh. Hindi, pag dumating yung, halimbawa... Ikaw yun! Hindi na nahintay yung tamang panahon or napagod sa tamang panahon, tapos hindi pala talaga para sa atin yung tamang panahon. Kumbaga, magpa-part ways din lang pala tayo. Anong lesson yung natutunan mo sa tingin? I will cross the bridge when I get there. I cannot assume the lessons now because ano to, kumbaga, hypothetical tanong. Yes, hypothetical question. No, I cannot answer that. No. Okay. Kinala mo naman ako, I will not assume something na I don't know. Sa part na yan. Diba? But maybe I can say whether this ends up as living our lives together as we grow older, mm-hmm. or maybe one of us will find a different pathway in life. I think, di ba, as I sit here today, I can say that the best years of my life, di ba, are spent having the card jam. Yun talaga yun eh. Di ba, I have experienced the other side of life that I didn't know ever existed. Kasi uptight akong tao eh. I'm so uptight eh. Di ba, to experience so much more, di ba, than what I thought did not exist is such an ecstasy. May mga bagay ka ba na looking back, parang gusto mong sabihin na sorry ah, meron bang ganun? Sa'yo? Oo. Na gusto mong sabihin na well, for being sorry uptight, for ganyan. For being uptight siguro. Nung inabot mo ako sa buhay, I was a different person. You should know that. Alam mo yan. Yes. Diba? I knew and I still know even going back when I was younger that I always have my heart in the right place. Hindi ako mabait, matuwid ako. Ikaw nagsabi sa akin yan eh. Mm-hmm. Diba? Hindi ako mabait na tao. Matuwid akong tao. And sometimes my demeanor, diba, opposes how I feel towards someone. Halimbawa dati, I can safely say na I have cared for you, diba? Pero hindi ko maramdaman. Exactly. Pero iba yung caring ko eh, diba? Kumbaga, hindi ako yung basta ka. Hindi ako ganun eh. Yung caring ko iba, yung may pagalit, di ba? Halimbawa, nasiraan ka ng kotse, magagalit ako, pero you can bet, di ba? You can bet your life into it, kaya kong ayusin yung problema yan. Yun ako eh. But looking back, siguro pa pwede namang, I could have rendered my service, but in a way na, siguro mas malumanay ako. Mm-hmm. Yung mga ganon, ikaw lang yun. Kahit di mo ako kinakausap. Yeah. Magkaiba tayo ng tingin dyan eh. May mga araw na ayaw mo nang kausap. Sa akin kasi, ang tingin ko dyan, hindi sa ayaw kita kausap. Ano? Iniisip ko na, you want your time away. I respect hindi ako it. Ganun. Well, ganun pero, ako. Ikaw ganun. Pero kasi kami sobrang magkaiba natin, di ba? Magkaiba tayo sa lahat. I respect it when you want your time away. Alam mo, pag ang lalaki yung nagsabi niyan, totoo yun. Pero pag ang babae yung nagsabi na, I want space, I want time, hindi yung totoo. Iba mong sabihin? Ay, hindi nga, totoo. Dapat nakakagets ka. Di ba? So, di ba? So, ito, puntahan naman natin yung, di ba minsan, kapag, ang hirap kapag may kasamang emosyon yung kapag umeere tayo. Diba? Ikaw, sa'yo. Minsan may tampuhan. Sa'yo. Wait lang. At feeling ko naman, syempre, it makes us human eh. Hindi naman pwedeng lahat ng on-air namin, yung time namin na cardiac is super-duper happy na mga puso namin, at peace kami. Siyempre, may mga moment din yan na parang may inis ako sa kanya, may tampuhan kami. And number one na nakakagets dun is yung fans. Sila yung unang-unang may alam. Pero, never mong
never mo sinasabi yun, di ba? Ako, before, alam nyo kapag may tampuhan kami kasi ma-post ako, di ba? Pero yun naman yung binago ko na, na quiet na ako ngayon. Di na ako nag-open up, di ko na pinupost, ganyan. Pero number one talaga na sensitive sa mga is mga fans. Alam nila kapag okay na okay tayo, alam nila kapag may something tayo, di ba? At hindi yun nahahalata sa on-air. At yun naman yung natutunan ko sa'yo, yung pagiging professional na kahit yung mga ganun problema, once na umupo tayo, dapat professional. Dapat. Yun yung natutunan ko sa kanya kasi, ay nako, ang galing mo talaga. Alam mo, saludo ko doon. Kaya unti-unti ko siya natutunan. Nung before, sabi ko, ay, ba't ganun? Hindi kami okay, pero ang galing ng tandem minsan, di ba? Ang galing ng lumalabas. Ganun pala yun. So, doon ko natutunan sa yun. Hanggang sa unti-unti, ah, okay. Pag radyo-radyo, pag personal-personal. Well, huwag na lang. Ano sabihin mo, podcast to? Ano? Well, kasi kaya, I never stop caring for you kahit mag-aaway tayo. Kaya okay ako kausap ka lagi. May moment din ba na may tampuhan tayo tapos umere tayo pero naapektuhan ka na? Hindi, wala. Pag umere tayo, kasi kasi yung away natin, lalaki kasi, compartmentalize yung away natin eh. Wala kang kurot na naramdaman? Alam. Ever? Sa lahat ng show natin? Wala naman akong maalala. Nothing that stood out. So, ibig sabihin, talagang hiwalay na hiwalay. Well, kasi yun na akin eh. I may be mad to you today but I do not stop caring. Importante yun eh. Diba? Talaga? Yes, you cannot stop caring. Mm. Diba? Hindi ka naman stranger sa akin eh. Okay, sige. Hindi ka naman... Ewan ko, parang feeling ko lang kasi may mga moment din na nararamdaman ko sa mata mo eh. Kahit na on-air tayo na. Pero tinatawid mo lang. Feeling ko. May mga pain ka pa din na naiiwan ganun. Minsan. Well, lately. Pero hindi lagi. Well, it has... nothing to do with you, I guess. Because lately, I'm in my life. I'm in that crossroads where I assess, you know, where I have been. So, sometimes may mga topic na has nothing to do with you, has nothing to do with the caller, but in general, di ba? Huwag may meron kang parang whiplash ng buhay na may iisip mo. So, never ako naka-affect sa'yo? Nakaka-affect ka sa akin. Hindi ko lang dala sa ere. Okay. Lang tricky question. Hindi ko lang dahil sa air. Kasi mga fans, super affected sila kapag ano, kapag halimbawa may tampuhan tayo, nag-iiyakan agad sila. Sa'yo lang kasi nakakalata eh. Hindi sa akin o hindi ah. Sa'yo. Alam nila kapag hindi tayo magkasama, may something agad. Though hindi naman lahat ng time talaga ganun. Diba? Pero ito aaminin ko, merong isang time na ang tagal natin hindi nag-usap. Hindi nila alam to, ngayon lang malalaman. Mga 2 weeks na hindi nag-usap, di ba? At inassume nila na hindi sila okay. Which is, totoo naman talaga, nagkaroon tayo ng tampuhan at di naman talaga mawawala yun sa... Nag-post ka kasi, di ba? Hindi ako nag-post. Nag-post ka story na ano? Nabasa ko. Diba? Na ano? Saka dulot-dulot, sarili mo lang maaasahan mo. Huh? Yes. Ah, in general kasi yun. Exactly. Hindi ka kasali doon. Exactly, but they don't know that. Ah, yes, ma'am. Ako, wala akong sinabi. Kasi hindi na ako ma-post. Kaya sabi ko, ha, paano nila alam? Yun yun. Siguro sa expression ng mukha ko, dahil hindi kita nababanggit or what, ganyan. Sa akin talaga din tama. Siguro sa akin talaga mahal ta. Pero itong last na ano natin, na ang tagalang tampuhan natin, ang tagalang nag-uusap for 2 weeks. Mm-hmm. Diba? Na-feel mo ba no na eto na, mag-end up na? No. Ah, so never sumagi talaga din sa isip mo yun. That's one thing I can assure you now. Sa mga punta tong vlog natin, ang mga away in the future. Okay, sa hindi siya kasali. It is not something I entertain. Oh, pero naisip mo ako naman, 2 weeks hindi na nag-usap. Of course! Di ba? Dapat hindi mo ako naman tak. No, binak. Sa messenger lang kita binak. Exactly. May text. See? You know, I interpret things differently. Oh. So, nung block mo ako sa messenger, ang interpretation ko noon, she was going through something. Diba, that might not include me, so she doesn't want my presence. So kailangan irespeto ko yun. Ganun? Kasi, alam ang go signal ko na, pag in-unblock mo ako, mag-PPM na ako. Paano mo malalaman kung in-unblock kita? Kini-check ko, syempre. Nag-check ka na ng 2 weeks? Nag-check ka? Oo. Pwede ka nag-text? Alin? Hindi, naka-block mo. Sa feeling mo, ano, ayaw ko pa makatag-usap. Kasi, lagi mo akong binablock, the following day, na-unblock mo ako eh. Pag ready ka nang, pwede ka nagalit eh. The entire duration, naka-block ako eh. Kasi hinihintay ko yung text. Diba? Sabi ko, may text naman, may Viber, pero okay, kung ayaw niya magparamdam, di sige na rin. Ganun din ako. So anyways, okay naman ang lahat kasi nakapag-usap na tayo.
And eto nakakatawa-tawa. Pwede ko ba i-share? No. Kasi nag-post si Papa Jackson nung nasa Thailand kami. Doon talaga kami nakapag-usap na mahaba. Yun yung post niya nung sa Thailand na nakaupo tayo sa kalsada at nakakatawa. Yung ang caption ay back to basics. Oh, yun yun. Kaya pala yun yung caption mo? Mm-hmm. So may connect yun. Kasi doon kami, doon lumabas lahat ng mga gusto namin sabihin lahat sa isa't isa. Lahat ang samahan ng love namin sa buhat. Lahat. Doon kami nagbate. Actually, doon kami nagbate sa Thailand. Kasi kaya yung maraming, yung mahabang panahon na may mga sama kami ng love sa bawat isa. Ooh. We were able to, ano, to unload it, to it sa bangketang yun. Kasi we don't have that in the Philippines eh. Oo, kasi parang lagi may nakatingin sa'yo. Oo, kaya parang safe place natin yung Thailand. Kasi inabot kami, nag-start tayo mag-usap 4, natapos kami 6:30 o 7 yata. Yun. 7. Dumilim na, pinag-usapan namin lahat. So yun din talaga yung maganda sa communication. No? Kasi dito, kahit magkasama kami sa work, may mga obligation siya, ako din meron. So parang walang chance na mag-usap talaga kami ng malalim, ng mahaba. Tsaka masungit ako sa work, para alam nila. Oo, strict ako so, sa work. Kahit nag-on-air kami minsan afternoon, syempre mag-uusap din naman kami, pero wala yung chance na talagang lahat matatakal namin. So, doon nangyari yun. Kaya, di ba parang ang sarap kapag nailabas mo yung mga gigil mo. Kaya ako, we were about to wrap the conversation up nung time na yun, yung sa bangketa ng Thailand. Oo. Tapos sabi ko, picturean natin to kasi we have, ayun pala yun. We have to seal this moment. At, ano. Oo. Kaya yung title nun. Feeling ko, we were back to being our happy selves around each other. Oo, kasi hindi rin naman alam ng iba na syempre ang nakikita lang nila, masaya tayo, sweet tayo, nakakapagpasaya tayo ng tao. Pero syempre may mga moment din na deep inside, may mga dala-dala na din kami sa bawat isa, sa mga nangyari sa paligid din namin, parang nagsasabay-sabay, diba? So I'm happy na at least na-overcome na natin yon. Kaya yun ang title na, Back to Basics. Yun. Kaya pala. But anyways, ayan, gusto po namin magpasalamat syempre sa lahat ng mga until now, dahil sobrang tagal na po ng cardio, gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga fans na nagstay na until now, kasi hindi naman talaga lahat magsistay sa buhay natin, di ba? Hindi naman talaga lahat until now. Yung mga noon, wala na ngayon, di ba? Alam natin yan. So, yung mga until now, ay andito pa rin, pinagpapasalamat namin yon. At sana, kung saan man kami mapadpad ng tadhana at kung ano man ang mangyari sa amin dalawa, support nyo pa rin kami. Ang mahalaga naman eh, nag-enjoy tayo sa ride ng bawat isa, nakapagpasaya tayo ng tao, and marami din tayong lessons na natutunan sa bawat isa. Diba? Ikaw, what do you wanna tell them? Well, if you really look at it, diba? In hindsight, there was really nothing special about Cardia. But it's the relationship of people that was built around it. Alam mo, maraming mga taong naging fan ng Cardiac at nagkaroon ng mga kaibigan. At nagkaroon ng jowa, yung iba. Jowa, kahit wala na sa Cardiac. Mm-hmm. No, it's the after effect of good things that happened because of you and me doing things together. No, kasi, gaya ng sinabi ko, we did not sit down one day and told ourselves, Cardiac ata. Wala namang ganun. It happened. It was so natural. Yes. Diba? Kaya, since it was so natural, even the fights at natampuhan, kasama good time, yan. Natural yan eh. Kasi wala naman kasi kami. Wala naman kaming blueprint eh kung paano nang gagawin to. We just spend time together. And we enjoy. Mm-hmm. I enjoy. I think I found a wonderful friend with you. That's why I enjoy. Yeah, so thank you sa inyo. And sa atin naman dalawa, ano yung gusto nating ipagpa-thank you sa isa't isa? What do you want to tell me? At gusto mo ipagpasalamat at ganun din ako sa'yo? In general na lang siguro, because there's too many to mention. But thank you for the almost 7 years, tama ba? Maybe. 6 years ba? 6 years yata. 6 years, no? Mm-hmm. 6 years, tama. Thank you for the 6 years of friendship. Diba? Kasi most of all, makakalimutan natin lahat ng concert, those are tangible things. Mm-hmm. The Friday nights, di ba? The awards, the gigs, di ba? But what remains is the friendship. That I'm so grateful for, yung friendship. Kasi that encapsulates everything. No, di ba? Andun ka naman lagi for me. You've always been there for me. Yes. Oh. Ako din naman. Oo naman. Diba? Minsan nakasibawat lang talaga ako. yun na rin ipapagpasalamat ko sa'yo. Na thank you. Ba't ako naiyak? Ano sa'yo?
Ayoko na nga, alam mo yan? Thank you so much for watching this vlog. Ano ba yan? Ayak ako. Buisit. Huwag ano yung mag-i-guess dito. Ano na? Huwag yung mag-i-guess dito. Ito yung peg ng show na to. Buisit, ba't ako naiyak? Bigla, wala naman ako ano. Ang guess ng show na, ang peg ng show na to ay iyakan. Hindi na. Thank you for ano. Ayoko umiyak, buisit. Ikaw yung host ng story pa. Kaya na eh. Ikaw kasi. Hindi, ano. Siguro thank you lang sa ano. Sa journey. Ano ba? Thank you sa journey. At saka ano. Oo, nakakainis naman. Hirap pala magpigil. Thank you for changing. Na hindi ko alam. Na hindi, oo. May ganun ka eh. I'm just being myself. Yun talaga inabot mo eh. Yun ako nung inabot mo ako eh. Oo, may ganun ka na, lang sabi ko, bakit ganun? Lagi ako nasasaktan sa taong to. Parang hindi na. Pwede rin. Grabe, hindi rin. Pero sensitive ka talaga. Hindi. Hindi na. Hindi, siguro, hindi ko alam kung paano ko i-explain, pero siguro marami lang akong ano, siguro marami din tao sa paligid ko dati ang nagda-down sa akin. Kaya parang, pati ako, parang feeling ko ipit na ipit ako, mga ganun. Yung ang dami ko kasi na-experience, alam naman natin yan, sa pinagdaan na natin ilang years. Ang dami ko na-experience ng mga pain, especially sa mga people around you, sa'yo din. So parang sabi ko, saan kaya ito pupunta? So, ang tagal ko yun, actually pinag-pray ko yun eh, sabi ko, sobrang bato niya, sana dumating yung time na lumumbot yung puso niya. Hindi, totoo, honest. Nag-pray ako nang before, sabi ko, kailan kaya darating na yung time na lalambot yung puso niya, na hindi siya mabilis magalit, hindi siya masakit magsalita, hindi siya nagpapaiyak, hindi siya walang pake. Ang dami mga ganun. Kaya, looking back now, ngayon ko na, ibang-iba na pala siyang tao, iba pala yung padyak noon sa padyak ngayon. Kaya, ko na sabi, thank you for changing. No, thank you for the friendship and thanks for the 6 years worth of giving me so much in life. Yun lang. Tsaka salamat kasi crush mo. Ikaw mo na nagka-crush. May damay. Yun lang. So anyways, ayun lang. Nakakainis naman. Bakit pati ako umiiyak? Dapat di ako iiyak eh. May gusto ko pa masabihin? Wala na. Oo. Okay. Invite na lang ako ulit para usapan niyo. Tama na. Anyways, ayan. Maraming salamat po for watching this long podcast, vlogcast, kung ano ba matatawag to. So, ayan. Sana nag-enjoy po kayo. And abangan nyo din pala kasi magkakaroon talaga kami ng podcast ni Papa Jackson. Cardiac arrest. So, abangan nyo po yan. Magiging active na po kami sa Spotify. Sa pagpapodcast. So, sana support nyo din po. And of course, every Friday sa Energy FM, hulaan nyo na lang kung okay kami o hindi. Hindi, joke lang. Hindi, kasi talagang, ano naman, mas marami naman yung masasaya talaga, di ba? Na ano, nangyayari lang naman talaga yung pasundot sa dot. Wala naman yung hindi okay mag-Friday. Hoy! Ano pero ba? Kaya ko na. Kaya ko mapagsabayan sa'yo. Ganon. So, anyways, yun lang. Thank you so much for watching. Thank you din sa mahabang usapan. Thank you, guys. Thank you so much. Bye-bye. Subscribe. Bye.